Ayan. May nagbigay sa akin ng ulam. Beef curry ng Bangladesh. Ang anghang nito sigurado. Ayan. Di ako nakakain masyado nito kasi maanghang. Ngayon, pinilit akong bigyan ng yung katrabaho ko Bangladesh. Tingnan natin kung anong lasa at saka kung anong-ano. Maanghang ba o hindi. Tingnan nyo, napakamantika. Eh, high blood pa naman ako. Yan o, high blood ako eh. Ang dugo ko nung nakaraan, 170 over 100. Tapos, eto, baka na naman. Grabe. Amoy pa lang, ang anghang na. Kaya lasa nito. Tapos binigyan pa ako kanin. Ito ng spices nila na to. Ito. Kahit sa kabsahan, mayroon yan. Kaso pag nakagat mo, ay nako. Ewan ko, mapapangisi ka sa lasa. Kaya ayaw ko minsan yan eh. Pero na-aksidente ko na nakakagat. Yan, sinangag nila yan. Oh. Ang daming binigay na kanin. Maubos ko kaya to. Mukbang na to ah. Oh. Mukbang na to. Bangladesh food mukbang. Oh. May mga may mga green peas. Ayan oh, green peas. Tingnan natin kung anong lasa. Okay. Tingnan natin. Ano kaya lasa nito? Ano kaya ang kanito nito? Yan o. Dami. Total, last ko na makakain ng ganito. Ayan. Mayos ka. Last ko na makakain nito kasi after 1 month, uwi na ako ng Pilipinas for good. Kaya sige lang. Grabe ang curry, napakadilaw. Oo. Kaya siguro kapag nagluluto sila, yung mga lutuan nila madilaw eh. More curry. Pati sibuyas, isang kilong sibuyas isang curry lang yun. Kinakari nila yun, walang mga spices lang kasama. Ulam na yun. Kaya mga Bangladesh nakakapag-ipon. Yung 3 months na sweldo nila, pinapadala nila yun minsanan. Kubos-kubos lang, ganun. Kubos yung tinapay na tawag nila dito sa Saudi, sa Arab countries. Unang subo. Puta ka lang! Eh! Aha! Masarap siya pero ang hang. Sobra. Kapaluha ako. Tsagain natin, tsagain. Sandali, dagdagan natin ang hanghang. Thank you.
to guys, oh, tatlong sili. Maanghang din to. Oh, sino ang kan? Sino ang lalaban diyan? To kinakain dito to. Kahit mayaman. Mayaman na Arabo, pinapangos ito. Baka sa atin ito. Kaganon-ganon na yung mga ano, may pera. Sorry guys. Sana walang ano, magagalit. Pero that's true. Karamihan sa atin. Kaya mga mayayaman dito, nakikihalo-bilo sa mga ano, mga mahihirap, nakikihalo sa pagkain. Nakikita mo diyan yung mga Arabo doon sa mga restaurant ng kabsahan. Ano lang yun, nakaupo lang yun sa lapag, nagkakamay. Yan. Unang kagat, manghang. Eh, dyan lang kayo mga guys, ha? Mga ka YouTube. At ayan ay sili, oh. Oh, sili, sili. Mantika. Sabi pala sa akin nung nagbigay na ito, bakit kasi daw ako ano, mag-exit na. Eh, hindi naman ako pinapa-exit doon ng company. Eh, sagot ko sa kanya, siguro, hanapin ko naman yung bagong kapalaran ko sa Pilipinas, kako. Kasi lahat tayo uuwi at uuwi, kako sa kanya. Pero nag-iinit na yung bunganga at dila ko. Ang sakit. Parang may nangangagat. Pero kay Rin naman, dahil nasasanay din ako sa ano, sili. Dali ako mamaya nito. Kaya ito guys, hinahanda ko na yung gamot ko. Hinahanda ko na. Dahil alam ko, tataas mamayan sa batok. Oh. Pangalan na ito, Baskopin. Yung mga kon dyan, mga nasa medical field, alam nila yan kung ano yan. Baskopin. Ito pa, diclofenac sodium. Yan, maintenance ko na yan, monthly. Ito naman, nung sumakit ang likod ko, yun talagang sobrang sakit na yung pain, na parang nasa buto. Ito lang ininom ko. Yan. Naubos ko na yung isa. Ay, hindi pa. Yan. Hindi pa.
bigla naman umayos. Konti-konti na lang yung ano ko hanggang matapos din yung ano. Ano ng Pilipino, no? Hindi sinusunod nyo. Sabi, araw-araw daw yun. Pero yung ano, ito. Ito talaga yung pan. Araw-araw talaga ininom ko to. Kasi pag nakakaligtaan ko, doon tumataas yung dugo ko. Gaya nung ano, nagpa... Bumili ako nito. Pumunta ako sa hospital pa-check up. Mga siguro tatlong araw na ako hindi nakainom nito. Aba, doon tumaas yung ano ko, blood pressure. Naging 170 over 100. Kahit pala ano, kahit pala hindi ka nakain ng mata, mga seafoods. Ayaw nga pala. Kumain pala ako 3 piraso hipon nun. Bago kami pumunta. 3 lang yun, ha. Ito, ewan ko mamaya. Dami. Baka sabihin nyo naman, takaw naman nito, pati sili, pinapangos. Sa mga nandito sa Saudi, alam nila talaga to na maanghang. Maanghang to, maanghang. Mga Pilipino na nandito sa Saudi, alam nila to, maanghang. Pero baka sa Pilipinas, baka sabihin nila hindi. Ewan ko lang. Pero malambot, ha. Simula nagme-maintenance ako. Hindi na ako masyado nakain ng ano, baka. Lalo na seafoods. Pero kung minsan, hindi mo mapipigilan. Pero guys, payo ko sa inyo. Maghinay-hinay kayo kasi mahirap. Lalo na tulad ko na nag-isa lang ako dito sa kwarto ko. Minsan nangyari sa akin. Para bang kasi hindi ako minum ng ano eh. Ng dalawang araw ganito. Alam mo nangyari sa akin yung ano. Parang umiikot yung ano. Kahit nakapikit akong ganyan, umiikot. Parang umiikot yung paligid ko. Pag bumangon ako, lalo na. Kaya ang ginawa ko, nilaklak ko yung honey. Ayan. Lumaklak ako, 4 na kutsara. Eh, sa awa ng Diyos, umayos naman. Oops. Umayos naman yung ano. Humupa naman yung hilo ko. Kaya okay din yung honey.
natural siya talaga, natural na pang ano, panlaban sa mga sakit-sakit. Bangang. Ano ako guys, sobrang dami mantika. Dati nung bago ako dito sa Saudi, itong mga pagkain na to, hindi, ayaw ko nun. Unang subok ko sa kabsa doon, talagang inaamoy kong gano'n, no? Dahil iba talaga yung panlasa. Kaya kayong mga nag-aspire na mag-Saudi, yun din ang mararanasan nyo. Pero pag tumagal-tagal na, sumasarap sa panlasa. Hanggang ma-addict ka na lang, parang ano, marihuana. Joke lang ha. Pero hindi ako nagmamarihuana. Dahil bawal dito sa Saudi. Kahit saan sulok ng mundo. May mga kon na ngayon, pero bawal pa rin yun. Bad yun, bad. Ayun na. Nakakagat ako nung kwan kanina. Spices na yun. Yung sinabi kong ano, iba yung lasa.
sa mga barkada ko dito sa Saudi, shout out pala. Lahat ng barkada ko, hindi ko nasasabihin kung anong pangalan. Saka lahat ng mga nakasama ko dito sa Saudi, shout out sa inyo. Yun. Buto. Buto oh. Umanos ang ngipin ko. Bukong buto yan ah. So guys, yun lang. Maraming salamat. Ito. Konti na lang natira. Oh. Tapos yan. Konti na lang. Yan. Bye-bye.